mga kasabwat, welcome back sa channel natin. So, isang mabilis na video lang para sa mga nagtatanong kung paano nga ba yung basic setup ng coil tattoo machine. Okay, so promise, mabilis lang to. Pero bago nga pa lang lahat, kung bago ka sa channel na to or hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe at click mo na rin yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Okay, so simulan na natin agad. Yan, so ang tanong is, paano daw ba ako mag-set up ng tattoo machine? So, papakita ko sa inyo kung paano ako nagse-set up ng tattoo machine. Pero of course, gloves muna tayo. Okay, so eto, step by step. Okay, yan, para sa mga bago pa lang o nagsisimula pa lang mag-tattoo, para ma-visualize nyo at maintindihan nyo o makita nyo mismo kung paano ko siya ginagawa. Yan, sorry, nabunggo ko. Yan, so una ako, ang ginagawa ko is papakita ko, syempre, kay customer na bago yung needle natin at hindi pa siya expired. Okay, so expiration niya is 2026 pa. So 5RL yung gagamitin ko ngayon. Okay, and as well as yung tip natin. Yan, oh, 2024 pa siya ma-expire. Alright, 5RT. Dahil 5RL ang gagamitin natin, 5 round tip ang gagamitin din natin. Okay, yan. So, eto, meron akong dalawang grip. Ay, sorry. Ang dami kasing abubot dito, no? Pero yan, meron tayong mas maliit na grip. Yan, pasensya na. Medyo stained na kasi yan eh. Okay, hindi siya ink, pero stained na siya. Pero hindi ko kasi ito ginagamit. Yan, pinakita ko lang kasi baka meron din kasing gumagamit ng mas manipis na grip. Same lang din siya, okay? Pero ito, hindi ko talaga ito ginagamit. Ito talaga yung ginagamit ko, yung mas malaki. Right? So, nandito lang siya para makita nung ibang artist na or newbie na gumagamit din ng ganitong grip. Okay? So, ito. Same process lang din or same steps lang din. Yan. Ito yung ating grip. Yan. Pasensya na kayo, medyo nababakbak na yung pintura kasi gamit na gamit sa akin to, yan. Pero nilinis ko na yan, okay? So, ang ginagawa ko is ganito. Kunin ko yung tattoo machine. So, ito yung gagamitin ko ngayon na tattoo machine. Ito yung aking liner. So, liner siya. Okay, mas maikli yung front spring niya. Tapos, ito. Yan, nakakabit na yung O-ring niya. Yan, di ko na inaalis yan kasi nandyan lang naman din lagi yan. Di naman din ganun siya kadali maputol. Pero always check yung O-ring niya kung meron. Kasi kapag wala, magkakaproblema tayo dyan. Okay? Tapos, so luluwagan natin ng konti para maikabit natin yung ating grip. So ilalagay ko na ako. This is how I do it, guys. Okay, mga kasabwat. Again, I'm not saying na this is the right way or this is the best way, but this is how I do it. Okay, so ako, ikinakabit ko muna yung grip. Yan, mas madali kasi pagka nakakabit na, may nahahawakan tayo. Okay, tapos, yan, since pinakita na natin na bago yung ating karayom at tip, una kong binubuksan is yung tip. Yan ang una kong kinakabit. So, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. So, kakabit ko muna siya. Okay. Tapos, later na ako mag-a-adjust. Basta, ang ginagawa ko is kinakabit ko muna siya. So, pag nakakabit na siya, yan. Tsaka ako ilalagay yung ating karayom. Okay, shoutout nga pala sa Artec. Yun, shoutout sa'yo, Sir Bong. Yan. Abangan nyo yung video natin about dyan. I-re-review na natin yan ng mas maayos. Kasi, naipangako ko yan sa inyo, no, mga kasabwat. At,
I wasn't able to go doon sa mismong shop niya. Gusto ko sana siyang interviewin about dito, pero again, because of the pandemic at because of my job, kasi nagtatrabaho po ako, I have no time to go to Artech mismo. Okay, so ayun, eto na nga pala, nabuksan na natin yung karayom, tapos ikakabit na natin yung nipple na tinatawag. Okay, so paano ko ba siya kinakabit? So makikita nyo yung karayom, no? Ito yung pinaka needle bar, tapos ito yung mismong karayom. Kung saan ito, yung karayom, di ba, nakadikit siya dito o nakahinang siya dito sa likod. Kung saan siya nakahinang, doon ako nagkakabit ng ito, ng nipple. Okay, so kabit ko na siya. Hirap din pala, no, mag-video habang nagsa-setup ng tattoo machine. So one reason bakit inuuna kong ikabit yung tip at grip, kasi eto, sinushoot ko lang yan. More chances of winning. Pag nilaglag ko yan, mas nasushoot siya kesa yung ayan, lumagpas tuloy. Ayun, diba, nashoot na siya. Nilaglag ko lang siya, nashoot na siya. Kesa yung mano-mano nating isushoot, madalas kasi doon sumasabit siya doon sa tip, doon sa ibabaw ng tip. So nangyayari is nababaluktot yung needle at pumupurol. So hindi maganda yun. Okay, so yan, nakakabit na siya. Ngayon, i-adjust ko na siya. Ngayon pa lang ako mag-a-adjust. So meron tayong 2 ways to adjust the needle or the needle depth. Okay, una is eto, adjust natin yung pinaka tip niya para maliit lang yung nakalabas. Yan. So okay na. Tapos second way is kung masyadong mahaba, tapos nahigpitan mo na yung tip, pwede mo siyang i-adjust dito. Pwede mong i-adjust tong grip. Iaangat mo or ibababa mo. Or actually 3 ways pala, no? Pwede rin dito. Dito mo siya i-adjust. Ang i-adjust mo sa kanya is yung tube na nasa loob. Luluwagan mo, igagalaw mo, pero ako, okay na sa akin tong needle depth na to. Yan. Okay ako dyan for lining. Medyo mahaba talaga ako mag setup ng needle. Pero actually hindi naman ganun kahaba yan, no? Pero ako ganyan ako mag setup kasi hindi ko dinidikit yung tip sa balat kapag nagla-line ako. Nakaangat siya. Okay? So kaya ako ginagawa yun kasi mas malinis. Hindi siya makalat. Hindi ko makalat yung ink. At mas nagagawa ako ng maayos. Mas nakapagguhit ako ng maayos. Pero that's how it works for me. Or that's the best way for me. Pero depende pa rin sa inyo. Okay? Yun lang naman eh yung aking kung paano ko siya ginagawa. Yun. So, ayan na. Pero pinakahuli sa lahat is lagay tayo ng goma o grommet. Yan. Goma, rubber band. Depende sa inyo kung gaano nyo kahigpit gustong ilagay yan. Pero ako dito sa machine na to, pinaka the best sa akin gumamit ng Sanrio. Yan. Kasi hindi masyadong malikot to eh. At ewan ko, ang ganda, paborito ko tong machine na to actually. Pero doon sa iba kong machine talagang ang gamit ko is yung normal na goma tas dalawang ikot. Pero dito ganito lang. So ayun lang, ganun lang kadali mag setup ng tattoo machine. Eto, this is for liner. Okay, pero pares lang din naman sila pag shader. Yan. At pares lang din i-setup kung yun ang gamit nyo. Okay, I just prefer this one kasi nga malaki yung kamay ko at mas madali siyang hawakan para sa akin. Okay, isa pa nga pala, eto, mas preferred ko siya na yung butas is dito nakaharap. Okay, kasi mas nakikita ko kung barado na o hindi pa at kung marami nang namuong ink sa loob. At mas madali siya pag isprayan mo, lilinisin mo, dito mo lang isprayan. Okay, ayun lang naman, napakadali lang, 'di ba? Sobrang basic lang.
fine tuning, pag-adjust nito, pag-adjust nito, meron tayong video para dyan. Pero sa pag-setup lang ng tattoo machine, eto lang ngayon, ganun lang, sobrang basic.